Dito po sa Malakay 456, kung pag-usap po natin yung Malakay 456, pwede po ba pabasa po yung basahin na natin. Behold. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Diba sabi nga doon, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day. And he shall turn. So, ibig sabihin ng Lord, meron great and dreadful. Kabisado niya, no? Kabisado pa. At saka dreadful day, di ba nang pabasin natin na nahiwalay siya ng end? Yeah. Ito pong end na to, ay nakikita natin na yung end po na yan ay yung end po ay meron po siyang verse. Yung Joel 2:28-31. Doon po mapapasa. Marami po siyang ano, marami kasi mga ano to eh, mga verses. Itong end na yan. Kasi conjunction to eh. Conjunction end to end. Joel. 28 ang 31. Tapos, Luke. 1. Naka 17. Basta marami pa po siya. Kung gusto na pa po ng mga ano, verses. Mga verses. May Isaiah 61 verse 1 and 2. Okay, sabihin na lang sis para nice try. Recommended topic yan. Pinakamagandang topic. Magandang topic yan. Para meron tayong basic. Basic. Okay, sister. Okay, dito po sa grief, napapansin po natin, kailan pa nangyari itong grief na to? At bakit siya inipalay, di ba, ano nga siya, umaga, di ba, pag nag-ano tayo kasi dito, dito sa mga verse na to, basahin muna natin yung Joel 2:28-31. Babasa po, hindi na naka-open. Saan Bible? Pakita mo sa kanila yan. Wala kayong dalang Bible? Okay. Ibig sabihin doon, iba, and ano yung aming I will pour out my spirit. Kasi ito pong great, kasi di ba nasa gitna kasi siya. Conjunction. Di ba nung time na, no, kung tutusin, kasi ganito talaga yan eh. Di ba ito po yung Church Ages, dito po yung great, yung bagong pinanak, yung bagong pinakot si Kristo. Sulat. Sige, grade. Lagay mo. Yan. Nandito po yung great. Tapos yung dreadful, ito po yung Laodicea. Kumbaga nandito po tayo ngayon, nandito po yung dreadful day. Ito po yung tribulation. Kumbaga dyan po nakapasok yung ano, dreadful day. Kumbaga parang po natin nalaman na yung great na yon ay ano, basahin po natin sa Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord was upon me. Yun yung great. Apo. And yun po yung great. Isaiah 61 verse 1. Basa. Basa. The Spirit of the Lord God. Takasan mo sis ang bahay na hina. Nasusundan niyo yung Bible, yung talata? Dapat may Bible lahat. Hindi kayo nagsasalan. Huwag kang magbasa kasi. Huwag nyo mo naman. Para naman. Sabi po dito sa ano, sa 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumas sa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilang ko. Ibig sabihin
dito, sino nga ba yung tinutukoy doon? Yun po yung tinutukoy doon sa ano na yun. Meron po siyang tatlong ano eh, si Five Coming of Elijah. Nandun po nakapasok yung Five Coming ni Elijah na iba po si Elijah na nakasulat doon sa 1 Kings 17 verse 1, si Elisha na doon sa 2 Kings 2:27, tapos sulat mo ulit. John the Baptist. Sulat pa ate ala, Five Coming. Kasi po nakita ko po yan, hindi ko rin po alam kung bakit po yan, kasi di ba nga, nandun po yung children, turn the hearts of the children to the father and the father to the children. Parang naisip ko sa sarili ko na, ibalik ko yung sarili ko para sa Panginoon, ibabalik ng Panginoon yung sarili niya para sa akin. Parang ganun po. Parang siya yung, pagbuklat ko ng Bible, yun yung talagang pumasok agad sa isip ko. Kumbaga, turn the hearts. Sige, five Comings. Patalo ka na huli. Huli na huli, ikaw na dalhuli. Nandiyan ba? Oo, dati. Nag-lecture ako sa kanila. Nandiyan pa rin dito. Huli, hindi nakabahan. Mabado kami. Hindi siya. Wala na. Ano yung co-profit sa grade niyan? Opo, yun po yung Five Coming po ni Elijah. Elijah, Elisha, Johnny Baptist, Brian, at saka yung co-profits po. Yun po yung ano niya po. Tapos kung mababasa po natin sa Malachi 4:6. Tapos na po ba? Hindi. Iba kayo. Sana yan ang... Okay. Doon ka lang magmura sa 17:11. Saan lang saan? Yan lang mga talata lang saan? Saan ka lang? Sa grid ka lang? Triple lift? O diyan na lang itapat sa triple lift. Ayan. Ito po sa grade, na diba nabasa na po natin yung sa Isaiah 61 verse 1, yun po yung nabasa po natin doon sa 5-6, yung ano yung Malachi 6, Malachi ano, verse 6. Yun po sa verse 6, ang kasulat po doon ay at ganyang and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the fathers to their fathers, that I come and say, mapapansin po natin doon, fathers to the children. Tapos dito naman po, children to the fathers. Then po, mapapansin po natin dyan, dun sa ano, kasi po dito sa dreadful day, this is an spiritual na children to the father. Ito po yung spiritual children to the father, pero po yung dito po sa fathers to the children, ito po yung, hindi po siya spiritual, kumbaga po ano yung ano po nila. Tapos nakasulat po doon, ano po ba yung, kasi doon sa, ano, yung father po ay tumitin po, po yung sa mountain. Yung father po ay tumitin po sa mountain and then the valley. Hindi ko lang po matandaan po ano yung version ni valley. Tumitin po naman po yung sa children. Yung mountain, di ba nga, yung mountain di pa masama siya doon sa ano, sa valley.
Bali kasi nga, di ba, kung ano ba, yung mountain, yun po yung father. Tapos po yung children, ito yung Bali. Hindi ko lang matandang. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Isaiah po yan. Isaiah 40 verse 3. The valley, the mountain shall... Isaiah 40 verse 3. Highest of the valley. Daniel, mayroon yun sa chapter 2 yata yun. Aabutin ng mountain yung valley. Tama, Isaiah 40 verse 3. 4. Isaiah 40 verse 3. Verse 4. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill. Yung mountain bababa, yung valley tataas. And the rock shall be made straight, and the rough places. Amen. Mapeplain, yung rough places daw ma smooth, magiging smooth. Kasi nakasulat doon, yun po yung mga spiritual valley. Tapos, yung ano rin po, ayun yung matatawag na spiritual children. Yun po sa Daniel 40 verse 4. Isaiah 40 verse 4. Yun po yung ano. Tapos, mapapansin natin, di ba, father to the children, dito po mapapansin na, sino nga ba yung tingkuhan ng father dito sa great? Kasi magkaiba lang siya, magkaiba siya eh. Doon sa Greek, magkaiba po siya kung magambay ano, by sequence, column A at column B. Kung baga doon po sa column A, dito po, dito sa column A na father to the children, dito po, tinutukoy dito ng father is yung prophet, Pharisees, Sadducees, and scribes. Sila po yung mga tinutukoy dito. Tapos po, yung mga children naman dito, yung mga publican, harlot, farmers, fishermen, Samaritan, tsaka yung leper, yung may mga sakit. Tapos dito naman po sa children to the father, na ano, yun siya naman po yung ano, yung si Nicodemus, father yon. Tapos, Jesus Christ, and then si Paul. Yun naman po sa father po yun na father. Tapos sa, yung ano naman po yung children, yun yung apostle. Ito yung tumitin po doon sa children dito sa Redwood Day. Kasi po din po sa may, so di ba part A, Great and Redwood Day. Doon po sa Great, mapapansin natin kung magagawin na natin itong column A at column B. Yung Great, yung column A, and then yung Redwood is the column B. Yung po yung maano po natin doon, sa James 5:7 po, may nakasulat po doon, yung nakapanong po doon, James 5:7 dito po sa grain, at saka po yung 144,000. Tapos at saka po yung Gentile and then the Pentecost. Ito po nakapaloob. Tapos po, hindi ko po alam kung naiintindihan niyo, kasi yun po yung pagkakaintindi ko dito na ano lang po sa akin. Tapos, dito naman po sa Red Bull, tuloy-tuloy na buhos ng Espiritu Santo. Na yun, di ba meron nga po yung verse na, I will pour out my spirit. Yung I will pour. Ibig sabihin, pour. Ako, yun nga po, dito nga po, I will pour out my spirit. Yun po yung ano yung sa James 5:7, 144,000, and then the Gentile Pentecost. Yung ano, I will pour out. Tapos, kailangan din daw po doon yung tuloy-tuloy na buhos na ano, Holy Spirit. Buhos ng Espiritu Santo. Oo, Espiritu Santo. Yung po yung mga ano, tapos, bali yung ano, yung, ito po yun eh. Nakita po kasi, wala nang ganitong tracks dun sa atin. Ay, ito po yung ginawa namin dati, na tracks. Kung makapansin nyo po, diba, it is his talent, this is a Brother Branham. Ito po nakapaloob yung Redful May, kung saan po, ano, tapos yung Great and Salvation, nandun po si John. Si John po, yung nag-preach doon sa mga, ano, sa mga Sadducees at sa mga Pariseo, na tinanong niya po yung mga scribes. Sila po yung mga, ano, yung sa, na sinabi nila mag-repent. Diba? Yun po yung ano, kumbaga, dito sa Great Day, nandito po yung salvation. Tapos dito naman po, yung galit ng Diyos.
sa Dread Funding. Kaya kapunin natin siya kasi merong salvation at saka kung meron na siyang salvation, hindi ko rin po alam kung paano ako ngayon salvation kesa dun sa galit ng Diyos eh. Yung great salvation. Hindi kasi ngayon sa great, di ba? Ang dito eh, great salvation eh. Salvation kung baga ang tinuturo dito sa Dread Funding, yung galit na ng Diyos. Bakit mas nauna yung pagliligtas ng Diyos sa mga ano, bago yung tawag dito, ibig sabihin yung makalunan ni Eva sa kanila. Yes, eh, no, ma. Sa kasi, Enoch. Kapto mo na, tapos, Enoch po, with God, diba? Sabi doon. Great, man. Tuloy lang, tuloy. Okay, tanong.